Grabe. Kumusta yung experience? Ha? Natatakot ako? Baka ikaw. Nakapikit ka na nga eh. Nakapikit ka na kanina. Saka hinawakan mo ako sa braso. Grabe guys, di ako naka-video, sorry po. Naputol yung video, ba't yun? Bad trip, sayang. Kumbaga na pindot ko. Ayan, pakalaloy man. Masalok pa kayo ng tubig. Tapos, tawag ka ba? Tsaka ka ba? Grabe, ang lambot yung anabot. Pag nandun na saan? Tawag ka eh. Bihira ka. Nanginginig ang tuhod ko pag malapit na. Ano? Sir, wag kang upo sir. Dapat na kayo. Parang walang mangyayari. Dapat sir. Wala. Grabe lang yung pagod sa mga ginawa natin itong nakarang araw. Sobrang dami kasi. Medyo nakaramdam na ako. Salamat. Pagod talaga. Para akong wala sa sarili ngayon. Sorry. Okay lang. Naintindihan ko na. Napapagod naman talaga. Mamaya po, panganap ko kayo mga aga. Huwag kayo mag-self. Nakakasimod ka sa ayoko muna. Gusto muna kitang makita. Makausap. Makasama. Mas matagal. Kasi, alam mo, bukas, pauwi na tayo. Wala na. Hindi na natin alam kung kailan tayo babalik rito. Enjoy na lang natin yung gabing to. Huling gabi. Cebu. Ano? Saya ka? Bakit ka masaya? Kasi ano, may mga bagong memories na naman tayo pag-iitay. Okay ka lang? Mga pala. Alam mo yung dating sinabi ko na paramdam ko sa'yo. Gusto kita. Ito yun. Gusto mo sumundal sa balikat ko? Pakiligin mo naman ako. Kahit isa lang. Para naman mabuhayan ako dito. Hinang-hinana ako. Yensi. Makayab. Hinakuyaban. Okay lang yan. Mabilis lang naman eh. Hindi naman. Mga 10 seconds lang. Pagbigyan mo na muna ako. Para more than same. Comfort ka. Sige na. Masyado kaming napagod dun sa Cebu. Kita nyo naman. Ang daming gustong magpaturo sa akin na mag-swimming kasi magaling ako sumisid. At talagang malalim ang gusto ko kapag ako'y sumisisid. At matataas ang mga tinatalon ko. Kaya nga na-disappoint ako dito eh. Kaya Kalingap Edo, alain mo ba naman? Nanginginig daw ang kanyang mga tuhod ang kanyang paa kapag malapit na siya doon sa gilid ng talon. Baba-baba! Ako nga eh.
no? Kung ako pa doon, gusto ko yung tinatanong ko, kasing taas ng Burj Khalifa, yung pinakamataas na building sa buong mundo, sa Dubai. Dapat ganun. Ayun, nagpapakita ka ng kainaan mo eh, Kalingap Edo eh, hindi ka kay Beyonce eh. Hindi dapat ganun, no? Kailangan ipakita mo yung kakisigan mo, na kapag humarap ka diyan sa mataas na lugar, dapat ikaw yung kanyang hinahawakan. Yung nagiging feeling safe siya, na lumalakas ang loob niya, sapagkat ikaw mismo, kaya mong tumalon doon. Doon sa balon. Ay, balon. Doon sa falls. No, okay lang ma-fall ka doon. Kailangan ipakita mo yung pantalon mo sa falls, dapat magaling ka para ma-fall sa'yo lalo, si Beyonce. Hindi yung, nangangatog-gatog ka, uupo-upo ka pa. Kailangan tumayo ka na matindi yung tipong kapag papunta ka sa falls, dapat ganyan. Tapos, titingin ka sa baba, sabihin mo, bakit ganito ang falls nyo? Masyadong mababa. At baka mababaw lang yan. Gusto kong tumalon sa pinakatuktok. Ito ka ng best. Ayoko rin ng helmet. Dapat ganyan. Yun lang dapat mong ipakita. Para naman si Beyonce ay gaganyan-ganyan sa bibig lamang. Galing talaga ni Edu. Kaya gusto ko talaga siya. Soon sasagutin ko na siya. Dapat ganun eh. Hindi. Parehas kayo natakot. Tapos kayo nagtataka ka pa. No? Pagdating dyan, kaya talaga namang manghihina ka pagdating ng gabi, sapagkat hindi mo napatunayan yung sarili mo eh. Ha? Hindi mo napatunayan. Upo-upo ka dyan. Sasabihin mo kay Beyonce, nanghihina ka. Kaya talaga manghihina ka. Dapat hindi mo nga sinasabi yun eh. Dapat ang sinasabi mo kay Beyonce, ano Beyonce, nanghihina ka ba kapag katabi mo ako? Naiintindihan kita, sapagkat marami ang nanghihina kapag katabi ko. Parang ice cream na nalulusaw. Tuwing ako'y nakikita, ako'y natutunaw. Parang ice cream na pila sa ilalim ng araw. Ano ba naman ang sikreto mo? Dapat ganun. Diba? Tapos tatanungin mo pa siya kung masaya siya. Dapat ang tanong ganito. Masaya ka ba na kasama ko? Mukhang bukod sa nanghihina ka na, pagod na ang iyong damdamin, ang iyong mga mata sa kakatitig sa akin. Ganun. Eh, kaso wala eh. Kalingap Edo eh. Talagang ikaw pa yun ang ihina ah. Wala sa pamilya natin yan, na mga matubang yung ganyan. Dapat. Ang dapat, sabihin mo kay Beyonce, samantalahin mo na ang huling gabi na ito na magkasama tayo dito sa Cebu, sapagkat baka ibang chicks naman ang makasama ko susunod. Dapat ganun. At pagkakataon mo na to, na i-cherish ang mga panibagong memories na kasama mo ko. Dapat ganoon. Ang dami. Ang dami mong nakalimutan, Kalingap Edo. Para ka rin si Jomar eh, kay Carla eh. Oh, bago ko nga pala makalimutan. Pinahiga mo pa talaga sa balikat mo si Beyonce. Kung ako yun, sasabihin ko doon, no? Beyonce, magpahinga ka na kung pagod na pagod ka na ang iyong damdamin at ang iyong puso, ang iyong mga mata sa katitig sa akin. Matulog ka na. Hindi pa pwedeng lagi kitang kasama. Hmm? And you will never lean your head on my shoulders. Put your head on my shoulder. Shoulder. Kung sa akin yun, hindi pa pwede yun. Gaganoon ko pa ng balikat. Ano ba? Tulog ka na nga. Kung inaantok ka, huwag ka dito sa balikat ko. Nasisira yung aking tricep at bicep. Tsaka yung shoulders ko. Mag-gym pa naman ako. Dapat ganun. Diba? Pero kidding aside, since hindi naman ikaw, ako, Edo, eh okay na rin yung ginawa mo. No? Ipakita mo yung pagiging gentleman mo kay Beyonce. Ipakita mo yung sinasabi mo na ipapakita mo na kung gaano mo siya kagusto, si Whitey, ipakita mo kung ano ang iyong katangian bilang hubby na dapat magustuhan ni Beyonce, na dapat niya maalala, hindi makalimutan ang mga alaala, ang mga oras na magkasama kayo, hindi man sa Cebu, hindi man sa Hong Kong, hindi man sa kung saang lugar, kung hindi sa bawat araw o minuto na kayo ay magkasama, sapagkat dito nasusukat ang inyong pagtitinginan, tunay na pagtitinginan sa kabila ng lahat. Diba? Para dito kay Kalingap Edo,
konting tiyaga pa, malapit ka na rin magustuhan ni Beyonce. Kerry Mayan, kaya mo yan.